Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ano mang oras mong pinapakinggan o pinapanood dito ng ating daily devotion, halina, tayo magsama-sama at mag-daily devotion. Daily, no? From the word daily. Dapat araw-araw pinapakain natin ang ating mga sarili. Nako, magandang pag-uusapan natin sa araw na to. Mag-uusapan natin, usapang higante. No, kumbaga, Facing the Giants. Napaganda ng movie na yun eh. At bagay na bagay, panoorin ng mga kabataan. Kahit na namang edad, bagay naman yun. So, simulan na natin. Tingnan natin yung... Excuse me po. tingnan natin ano nangyari dun sa 1 Samuel no, chapter 17. Ito yung iconic, no, legendary na David versus Goliath. The Philistines gathered their forces for war at Soko in Judah and camped between Soko and Azekah in Ephes Damim. Meron silang champion at ang pangalan niya ay Goliath. King Saul and the men of Israel gathered and encamped in the valley of Elah. Then they lined up in battle formation to face the Philistines. So ready na. Ready na lumaban itong mga Israelites, no? Itong Israel army. The Philistines were standing on one hill and the Israelites were standing on another hill with a ravine between them. Then a champion named Goliath from Gath, so ibig sabihin champion, undefeated to, came out from the Philistines camp. He was 9 feet. Oh my goodness, sarap iyan pag to sumali sa draft ng NBA. Malamang overall pick to. You know, 9 feet, sinong babantay dyan, di ba? He was 9 feet. 9 feet and 9 inches. 9'9" ang height niya. O, si Kai Soto, 7'1" lang eh. No, he was 9 feet, 9 inches tall. No, and wore a bronze helmet and bronze scale armor. That weigh 125 pounds. Yung kanyang armor eh, isang kasimbigat na ng isang tao, 125 pounds. So, yan yung ano, kung ganito yung kanyang ano, itsura, malamang tumakbo ka. There was a bronze armor on his shins and a bronze javelin was slung between his shoulders. His spear shaft was like a weaver's beam and the iron point of his spear weighed 15 pounds. In addition, a shield bearer was walking in front of him. So meron pang tagabit-bit, no, ng ano, ng pangsalag. No, so ganun kalaki. So alam nyo, the size of your giant is always enormous. Anong dapat nating pagbulay-bulayan sa umaga na to? Si David, hinarap niya si Goliath. Ikaw, bilang Kristiyano, mananampalataya, huwag ka nang magulat kung haharap ka rin sa mga malalaking gigante araw-araw. Pero huwag mo sanang kalimutan at huwag kang pangunahan ng takot sapagkat mas malaki ang Diyos mo sa giganteng umaharap sa iyo sa pang-araw-araw. While giants might seem to suddenly appear from the middle of nowhere, na parang problema natin sa buhay, no? At the time you are least expecting them to. Kumbaga, sa mga panahon na hindi mo inaasahan na pwedeng bumulaga na lang sa iyo ang isang malaking problema. Some of the giants we face every day are like pride, selfishness, greed, na kung saan yung giant ay tayo mismo. About addiction, alcoholism, nicotine addiction, no, porn,
These are giants that we battle every day, lalo na pag ganito yung buhay natin dati. Pero yun nga, ang maganda, mas malaki ang Diyos natin kaysa sa mga giants na to. About anxiety, depression, fear, financial debts, no, max out credit cards, ang ating marriage na in shambles, no, tayo ay nag-undergo ng divorce or naka-experience tayo ng betrayal or adultery. Pwede ring giant natin ay fatigue sa trabaho or mismong trabaho natin, malaking giant natin, or injustice. Pwede ring giant ang ating kalusugan. Maaaring meron tayong sakit o may kilala tayong may sakit. Yung nakaraang pandemic na hanggang ngayon naman ay meron pa. Ang disease. Di ba? Yung mga disease na bago natutuklasan, biglang sumusulpot. Another giant could be grief. Pagluluksa. Merong namatay na mahal sa buhay. Loneliness. Sobrang kalungkutan. Ito ay mga example lamang ng mga giants we face every day. Pero kapatid, huwag mong kalilimutan na mas malaki sa higante ang Panginoon natin. Sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo umiyak, sa Kanya tayo humingi ng tulong sapagkat kahit kasinglit man tayo ni David, hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan niya tayo ng lakas, talino, kakayahan para maitumba natin ang mga higante na hinaharap natin sa pang-araw-araw. Sa pang-araw-araw. Nabubulol ako sa araw na ito ngayon. Anyway, napakagandang araw, napakagandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyo. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Sana sa araw na ito, pagbulay-bulayan natin, no, ilista natin yung mga malalaking giants na hinaharap natin sa pang-araw-araw. Pagkatapos, lagyan natin ng mga verses sa Bible, no, tabihan natin ng verses sa Bible na pwedeng gumiba sa mga higante na yan. No, ang salita ng Diyos ay Diyos mismo, no? At magbibigay kalakasan sa atin. So, huwag mong kalilimutan, mahal ka ng Panginoon. Isang pinagpalang araw sa iyo. Blessed day to you. God bless you. I'll see you tomorrow, if God willing. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa araw na ito. God bless you. Babu!